masayang mag-aral at matuto. Tara na, samahin niyo ako sa aking klase. Mga tungkulin ng mamamayang Pilipino. May mga tungkulin ang bawat mamamayan na dapat gampanan kapalit ng karapatang itinatadhana ng batas para sa kanya. Pagmamahal sa bayan. Gaya ng nakasaad sa panatang makabayan, nararapat lamang na mahalin ng bawat mamamayang Pilipino ang kanyang bansa. Maipapamalas ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagmamalaki at pagtatangkilik sa kultura ng bansa. Pagtangkilik sa mga produktong yari dito at pag-alam sa kasaysayan ng bansa. Pagtatanggol sa bansa. Tungkulin din nating ipagtanggol ang bansa sa pamamagitan ng pagbabalita o paglalathala tungkol sa kagandahan at kagalingan ng ating bansa laban sa mga naninira rito. Bilang paggalang sa watawat. Bilang paggalang sa watawat, tumayo ng tuwid at tumingin sa watawat habang inaawit ang lupang hinirang. Pagsunod sa batas at paggalang sa may kapangyarihan. Dapat ding igalang ang mga taong nagpapatupad ng batas, gaya ng mga namumuno sa pamahalaan at kapulisan. Tungkulin din nating ipaalam sa mga may kapangyarihan kung may lumalabag sa batas. Pakikipagtulungan sa pamahalaan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan, gaya ng pangangalaga sa mga likas na yaman, kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot, pagtataguyod ng kalinisan, kampanya sa kalusugan, pagbabayad ng tamang buwis, at paglahok sa halalan. Paggalang sa karapatan ng iba. Ito rin ay tumutugon sa kasabihang huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Mga tungkulin ng mamamayang Pilipino. Una, pagmamahal sa bayan. Lawa, pagtatanggol sa bansa. Ikatlo, paggalang sa watawat. Ikaapat, pakikipagtulungan sa pamahalaan. Ikalima, paggalang sa karapatan ng iba. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon. Lagyan ng check kung sang-ayon ka sa sitwasyon at X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Nagbabayad ng tamang halaga ng buwis si Ginoong Hill dahil para sa kanya ay marami namang gumagawa nito. Number 2. Pinag-aralang mabuti ni Joy ang mga katangian ng mga kandidato bago siya bumoto. Number 3. Nakikinig ng mabuti si Leonor sa kanyang guro sa araling panlipunan dahil nais niyang malaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Number 4. Ayaw makiisa ni Tonyo sa proyekto ng kanilang barangay dahil kalaban ng kanyang kapatid ang kapitan sa nakaraang eleksyon. Number 5. Pinapalitan ng mga magkakaklaseng sina Moymoy at Junie ang titik ng lupang hinirang kapag inaawit ito tuwing Lunes ng umaga. Number 6. Ang isang barangay kapitan ay aktibong namimigay ng tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyo. Check your own answers.
Salamat ng marami sa inyong pakikinig. See you next time at paalam.